from what I've seen, we have what is called Bahay Pag-Asa. And under the law, it's supposed to be a child caring institution. Mm-hmm. What I have seen so far is that it's a kulungan. Okay? It's a prison. It's a prison. Mm-hmm. It's a prison where, you know, probably even some of the viewers, ang kanilang mga pets, hindi nila dadalhin doon. Mm-hmm. May mga nakita na akong jail sa mga adults kung saan napasok ko hanggang sa dulo-dulo. Mm-hmm. And there's good ventilation mm-hmm. na kaya ko makapasok sa loob. May nakita mas, pero may mga bahay, may mga tinatawag tayong bahay pag-asa na hindi ko nga kayang pasukin. Hindi ko kayang amoy. Mm-hmm. Walang higaan. Basically, it's just a room mm-hmm. kung saan nakatambak ang mga bata. At ito lang po ha, ang sa aking nakita din, merong mga bata doon as young as 8 years old. At ito pa, hindi din sila CICL. Ang iba sa kanila victims of exploitation, victims of trafficking, tinatambak doon sa loob ng tinatawag na bahay pag-asa that is practically kulungan. Mm-hmm. Now, kung tatanungin tayo, competent ba? Ito lang po ang masasabi ko, no? Yes, meron sinasabi tayong 58 operational na bahay pag-asa. But ang nakita po namin, lalo na dito sa NCR, ay ito yung mga kulungan.